tulungan mo naman ako, Joy. Woohoo! Paraan ako! Wow! Ang dad mo ba ang nag-design nito, Chris? Oo! Ang galing ng mga design niya, no? Ang bagong robotic exoskeleton ko ay makakatulong sa mga tao na magbuhat ng bagay na doble ang kanilang bigat. Eh, Dad, paano ba ito gumagana? Ganito ba? Hindi pa tapos yan, Chris. Bago ko simulan ang assembly, kailangan kong pumunta sa lab at i-calibrate ang motion sensors. Boring ang calibrating na yan, Dad. Ganito na lang. Natatandaan mo pa ba kung paano mag-assemble ng magnetic inversion capacitor? Dad, madali lang sa akin yun. Tandaan mo, kailangan mo sundin lahat ng instructions nang walang sabit. Pati safety measures, wala kang kalilimutan. Alam ko yan, Dad. Walang problema. Babalik ako, ha? Patingin nga ako nito. Chris, sa tingin ko, kailangan mo gamitin to. Joy, na-reconfigure ko ang holo helmet at naanlak ko ang 18 levels ng Ninja Warriors nang hindi man lang tumitingin sa mga instructions. Pero ang sabi ng dad mo, kailangan daw sundin ng... Instructions? Hindi na kailangan. Di ba, Giz? Well, nung inayos mo yung navigation system ko, isang oras bago ko nakita ang kusina, wala na ba ko dun? Siguradong may dahilan kung ba't dinesign ng dad mo ang mga safety protocols na to, Chris. Nakulagot! Naku! Giz! Isang lalaking naatasan ng mahirap na tungkulin, ngunit alam niya na kailangan niyang sundin ang plano ng Diyos. Kiss, nasaan ba tayo? Bukod sa kadilimang to? Ayon sa aking geosensors, nandito tayo ngayon sa labas ng lupain ng sinaunang Hebron. Ay, naku naman. Mabuti pa, isipin mo na lang na 1,000 taon ang layo mo, kaya hindi ka mapapagalitan ng dad mo. Tama ka. Tapos pagbalik ko, hindi niya na ako ulit palalabasin hanggang sa tumanda ako. Yes, di ba ang sabi mo nandito tayo sa labas ng Hebron? Alam mo, sa tingin ko nakapunta na tayo dito. Tama ang sinabi mo, Joy! Ang Hebron ay approximately 20 miles sa bandang timog ng Jerusalem. At dito rin natin unang nakilala si Abraham at ang anak niya si Isaac. Shh. Guys, narinig niyo ba yun? Parang mga taong umiiyak. At sa palagay ko, parang nanggagaling banda ron. Tara! Isaac, aking anak. Ngayon ay panahon ng pagluluksa. Chris, si Abraham yan, hindi ba? Pati si Isaac. Pero ngayon, nagkaedad na siya. At sa nakikita ko, ang kanyang inang, si Sarah, ay patay na. Kumpleto ang naging buhay naming dalawa ng iyong ina. Nung unang panahon, nangako ang Diyos sa akin na isang araw ang bilang ng aking mga inapo ay mas nadami pa sa mga bituin sa langit. Ang pangakong yun ay matutupad sa pamamagitan mo, anak ko.
Eliazar, maghanda ka ng pagkain at alak para sa mga nakiluksa sa pagkamatay ni Sarah. Kakausapin ko si Efron para makapili ng lupang gagawing libingan ni Sarah. Mga bata, hali kayo. Tulungan niyo akong gawin ang pakiusap ni Abraham. Libing si Sarah sa isang yungib sa Makpela. Ang lupaing binili ko mula kay Efron ang siyang magiging libingan ng aking pamilya magmula ngayon hanggang sa hinaharap. Pero huwag na natin pag-usapan ang kanyang pagkamatay. Sahalip, pag-usapan natin ang magiging asawa ni Isaac. Oo naman, Abraham. Ako ang iyong pinakamatandang tagapaglingkod at gagawin ko ang gusto mo. Halika. Guys, narinig niyo ba yun? Ikakasal na daw si Isaac. Tayo na! Pero doon ba ako maghahanap ng mapapangasawa ni Abraham sa mga kababaihan ng Hebron? Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng anak kong si Isaac. Kung ganoon, sana ko hahanap ng mapapangasawa ni Isaac. Kumunta ka sa bayan kong tinubuan, doon sa aking pamilya. Doon ka pumili ng kamag-anak kong mapapangasawa niya. Pero paano kung ayaw pong sumama ng babaeng mapipili ko? Maaari po bang si Isaac na ang papuntahin doon? Hindi. Huwag mong papupuntahin si Isaac doon. Ang Diyos sa langit na kumuha sa akin sa tahanan ng aking ama at ng aking lupang tinubuan, nangako na ibibigay niya sa aking mga ina po ang lupaing ito. Magsusugo siya ng anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng anumang pananagutan sa akin. Ngunit wag na wag mong papupuntahin doon ng anak ko. Narinig niyo ba yun? Hindi makakapili si Isaac ng sarili niyang asawa? Sa palagay ko, yun kasi ang kaugalian nila dito, Chris. O sige, guys! Mukhang magkakaroon tayo ng biglaang road trip! Chris, baka naman napakalayo ng lugar na yon. Giz, gano'n ba kalayo dito ang bayan ni Abraham? Ayon dito sa aking database, mula si Abraham sa Haran sa lupain ng Mesopotamia. Mahigit 600 miles ang layo mula rito. Yun lang? Pumunta kami ni Dad sa isang soccer championship match at nag-drive kami ng 600 miles sa isang araw lang. Pero nakakotse kayo. Samantalang si Eliazar, camel ang gagamitin. Compute mo nga yun? Oo! Gusto ko ng math! Ang isang punong camel, makakabiyahe ng 20 milya sa isang araw. Kaya ang tansya ko, 30 araw ang magiging biyahe mula Hebron hanggang Haran. Ano? 30 araw? Okay, may mali ba kung dito tayo maghahanap ng asawa sa mas malapit? Tingnan nga natin. Uy, paano ko siya nalang kaya? Mukhang magiging bagay naman sila ni Isaac, di ba? Strike one ka na, Chris. Ihanda na natin ang mga camel. Giz? Ito palang paghahanap ng asawa, medyo mahirap pala to kaysa sa inaakala ko. Nakapag-impake ka na ba sa ibabaw ng kamelyo dati, Chris? Sino? Ako po ba? Opo, may sarili akong pamamaraan. Huwag ka mag-ilala, matatapos po ako na walang kahirap-hirap. Kung magaling ka sa mga kamelyo tulad na sinasabi mo, magiging malaking tulong ka sa paglalakbay ko. Sigurado po yan, Eliazar. May sarili akong pamamaraan para gawin ang lahat ng bagay. Pasensya na po kasi hindi pa ako tapos. Ang ganda nito ha. Sino bang nagtahi nito? Ang ganda ng pagkatali mo, Chris. Ano bang ginamit mo, isang slipknot? Isipin mo naman kasi, magbabiyahe tayo ng 600 miles tapos anong kasunod? Maghihintay ng tamang babae na magsasabi ng... Kamusta? Baka kasi kilala mo si Isaac. Gusto ko kasi siya pakasalan. Mukha namang sigurado si Abraham na ito ang plano ng Diyos, Chris. Oo, alam ko. Pero alam mo, baka may mas madali pang paraan. Plano ng Diyos, Chris? Sinasabi ko lang naman na mas mabuti kung may plan B. Natatandaan mo pa ba yung nangyari bago tayo dinala ni Superbook dito?
Ano? Yung nangyari sa robot? Ano ka ba? Pwede naman mangyari yun kahit kanino, di ba? Masyado yata magalaw yung mga humps ng camel. Giz, bagong camel nga! Nakarating din sa wakas sa napakagandang bayan ng Harana. Wow! Konti ang girls na pwedeng papilian. Oo nga! Uy, guys! Pwede na kaya siya? Strike two, Chris! Well, okay lang. Siya na sana talaga ang the one ko kung mas maagalan tayo dito na ilang taon. Magdidilim na. At yun ang oras ng pagpunta sa bayan ng mga babae upang mag-igib. Maghintay muna tayo rito. Giz, halos imposible yata makahanap tayo ng babae para kay Isaac sa lugar na to. Halika, meron ako naisip. Doon lang kami sadali sa loob ng bahay ni Eleazar. Natutuwa ako at gusto niyang tumulong, ngunit minsan nasa paghihintay ang tamang kasagutan. Sa totoo lang, hindi kasi talaga mahabang pasensya ni Chris. Dali, bilisan mong kumilos, Giz. Eleazar, paano mo malalaman kung sinong dapat piliin? Magdarasal ako. Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tatayo po ako rito sa tabi ng isang balon ng tubig at hihintayin ng pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. At ito ang aking hihilingin. Makikiusap ako sa isa sa kanila na kung maaari painumin ako. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong kamelyo, yun na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman ko na tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Binibini, maaari ba akong makainom mula sa iyong tapayan? Opo, Panginoon. Uminom kayo. Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo nang makainom sila hanggang nais nila. Sinagot na ng Diyos ang dasal niyo kanina, Eleazar. Yan ay kung mula siya sa tribo ni Abraham. Malalaman din natin. Salamat sa iyong kabutihan. Tanggapin mo mga handog na ito. Sino ba ang iyong mga magulang? At pakiusap, maaari ba kami makituloy sa inyo ngayong gabi? Ako po ay anak ni Bituel, na siya namang anak ni Nahor at Milka. Alam niyo po, maluwag sa bahay namin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Purihin si Yahweh ang Diyos ni Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Kumusta naman kaya sina Chris at Gizmo sa ginagawa nilang paghahanap? Mukhang malapit na ako mag-overload, Chris! Ang dami na ng data na nakukuha ng scanner ko! Ibang parameters naman. Mag-focus ka na lang sa edad. Base sa edad at tangkad, mukhang may nakikita na naman akong candidate. Tama yung edad, pero mali ang martial status. Isa pang candidate yun! Mukhang malusog naman siya, mahilig sa kulay. Kaya na mga bata.
Okay. Mas tatagal to kaysa inasahan natin, Chris. Ibig sabihin, kailangan natin magpalit ng strategy. Momanen! Makinig kayo, mga binibini! Sino sa inyo ang gusto makapangasawa ng prinsipe? Teka, hindi ako yung prinsipe! Hindi ako yun! Chris! Tuloy kayo. Ako si Bituel, ang ama ni Nalaban at Rebecca. Siya ang aking asawa. Halika kayo. Naghanda kami na makakain upang ipagdiwang ang pagdating niyo. Ay, salamat. Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. Kung ano ang pinagdasal ni Eliasar kanina, yun talaga ang nangyari, Chris. Eh ano kung pinainom niya yung mga Camel Joy? Hindi ibig sabihin magugustuhan na siya ni Isaac. Chris, mapait siya. Ngayon kailangan na lang siyang ipagpaalam ni Eliasar sa pamilya niya. Shh! Nandiyan na siya. Nandito pala kayo. Tubig para sa inyo. Nako, salamat na lang. Hindi ako nauuhaw. Ang tubig na ito ay hindi para inumin. Panghugas ito ng inyong paa bago ang piging. Sakto to! Sobrang dumi na rin ang mga paa ko eh! Salamat! Chris, siguradong nakikita mo rin na perfect nga siya. Okay, nagdala nga siya ng tubig. Pero hindi naman pwedeng inumin. Tignan mo, may nilagay siyang mga bulaklak sa tubig. Kaya naman hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo o hindi sa hangad ng aking Panginoon. Yamang ang bagay na ito'y mula kay Yahweh. Wala na kaming masasabing anuman. Ayan, si Rebecca. Isama mo pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon ayon sa sinabi ni Yahweh. Okay, ito na yun. Pero maghintay muna kayo dito. Ah, huwag niyo kalilimutan pa inumin ang mga kamelyo. Di ko alam kung bakit, pero mahalaga yung kay Eliasar. Chris? Si Rebecca na talaga. Pinayagan na siya ng pamilya niyang umalis. Oo, pero hindi nila tinanong kung payag siya, Joy. Kaya mukhang meron pa ako pagkakataon. Kahit sino sa kanila ang piliin niya, pwedeng maging the one. Pabalikin niyo na ako sa aking Panginoon. Hayaan niyo makasama namin siya kahit 10 araw lang. Saka niyo na siya isama pagkatapos. Huwag niyo na akong patagalin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad. Pahintulutan na po ninyo akong makabalik sa aking Panginoon. Kung ganun, tatawagin ko si Rebecca. Tanungin natin kung payag siya. Rebecca? Papayag ka bang sumama sa taong ito? Opo, sasama ko. Ikaw nawa, o Rebecca, ay maging ina ng marami. Strike 3, Chris! Out ka na! Huwag mo na kayo magalit, kalma lang! May tsasa pa namang hindi siya magustuhan ni isang eh, di ba? Ayun po, sinayang lang ng batang yun ang oras natin. Tayo na nakainis. Well, at least na-refresh ka naman sa kakapilit mo sa gusto mo. Malapit mo na makita si Isaac. Siguradong kinakabahan ka. Hindi ka ba ang aking nararamdaman? Nasasabik ako makilala ang lalaking aking pakakasalan. Sana maging maayos lahat. Bago kasi pumayag ang mom kong magpakasal, 3 beses muna siyang tinanong ni Dad. At kaya nga, nandito ka ngayon. Nagtitiwala ako sa plano ng Diyos. Ilang milya na lang patungo sa Hebron!
lalaking naglalakad upang salubungin tayo. Siya ang aking Panginoon. Well, malalaman na natin kung siya nga talaga nakatakda. Alam kong siya na talaga yon. Talagang pinahanga ako ni Eliezer. Sinunod niya lahat ng utos ng Diyos sa kanya. Natupad niya ang mga tinakda ng Diyos. Bakit parang hindi ka masaya sa nangyari? Nanghihinayang ako dahil hindi ko to nagawa para kay Dad. Sinabi niya ang dapat kong gawin, pero hindi ako nakinig. Superbook! Susubukan ko! Dapat lang, Kiz! Dapat lang, Kiz mo! Anong nangyayari rito? Mukhang meron akong hindi nagawang mga 10 steps. Pansin ko nga rin. Wala na siguro kayong balak na ipagamit sa akin ang robot suit na to. Ewan, hindi ko rin alam. Dahil bumalik ka naman at sinunod ang instructions na nauna kong binigay sa'yo, mabuti pa, subukan mo na rin. Talaga? Salamat, Dad! Sobrang cool! Alam mo kung saan magandang gamitin to? Sa paglilinis ng bakuran. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.